Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Welcome po muli sa ating Tagalog worship service. And ngayong umaga, hopefully tayo po ay nakaanda, makinig ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay pumikit, yumuko at tayo po ay mananalangin. Hihilingin po natin ang pangunguna at patnubay ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, muli kami po ay lumalapit na mayroong pagpapakumbaba. Nagpapasalamat po Ama sa pagkakataon nito na binigyan po kami ng oportunidad upang muli po kami magkaisa sa bahay-sambahan. Nais po namin kayong pasalamatan, purihin at sambahin ang iyong pangalan. Dalangin din po namin Ama na inyo nga po kaming linisin sa mga karumihan pong namin nagawa. Hugasan nga po kami upang kami po ay maging dalisay sa paglapit sa trono ng biyaya. At ngayong umaga, dalangin din po namin, Ama, na ang banal po na Espiritu ay malayang kikilo sa bawat isa at siya nga po magbibigay sa amin ng sapat na karunungan, kaalaman upang lubos po namin maunawaan ang mensahe na nais nyo nga pong iparating sa bawat isa. At dalangin din po namin anumang gawain ng kapangyarihan ng kadiliman na maaari pong humadlang sa aming gawain. Muli po, sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus, ay amin pong tinataboy, pinupuksa ang kapangyarihan ng kadiliman nawa hindi sila maging matagumpay. Sa alip, ang iyong pangalan po ay siya nga pong maitanghal sa aming kaligitnaan. Tulungan niyo din po ang iyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe. Nawa, anumang lalabas, mamutawi sa aking bibig, ito po yung maging pagpapala. Binabalik po namin lahat ng papuri. Pasasalamat sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so ngayong umaga, tatalakayin po natin at ang pag-aaralan po natin ay qualities of a good ministers. Okay? Qualities of a good minister. Ano po ba yung mga katangian o uri o kalidad ng isang mabuting lingkod ng Diyos? So dito po, nagbigay po si Apostol Pablo ng criteria o batayan upang i-evaluate natin ang isang lingkod ng Diyos sa 1 Timothy chapter 4, 6-16. So nagbigay po ng batayan si Apostol Pablo. So unang-una po, malalaman po natin that a good minister is above all a servant. So ang isang mabuting alagad ng Diyos, siya po ay isang servant, lingkod. Hindi siya yung pinaglilingkuran, kundi siya yung naglilingkod, isang lingkod. Okay. So sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse number 6b, at ang sabi po doon, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Okay, so ito po yung good minister, ito yung praise, itong hanay o parirala, ay ito po ay isang batayan sa lahat ng katuruan ni Apostol Pablo sa chapter number 4. Okay, so ang salita pong minister o servant, ito po ay ginagamit sa pangkalahatang pagkaunawa sa isang taong naglilingkod sa gawain ng ating Panginoon o sa ngalan ng ating Panginoon o sa kapakanan ng ating Panginoon. So, ang idea po dito, yung pakipakinabang o usefulness na tinatawag, yung gagamit-gamit. So, dito po makikita po natin sa mga pangunahing talata na isinulat ni Apostol Pablo sa chapter na to, kanya nga pong tinatalakay yung talagang hindi maiiwasan ng mga false teachers, yung mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo. So, si Apostol Pablo, kanya nga pong pinaalalahanan si Timothy kung paano niya i-evaluate yung mga may gusto o isang taong maging epektibo sa gawain ng Panginoon. Paano siya maging epektibo? So dito po, malalaman po natin na si Apostol Pablo, nagbigay siya ng qualities that characterize a good ministers. So nagbigay po siya ng mga pag-aaralan po natin, anim, okay? Anim na mga kalidad o katangian o uri na makikita natin sa isang mahusay na lingkod ng Diyos. Okay? So alam po natin na ang tinutukoy natin pagiging lingkod ng Diyos, hindi lang yung pastor, hindi lang po yung misyonaryo, hindi lang po yung mga staff sa church, hindi po yung mga Sunday school teacher lang, kundi bawat Kristiyano, tayo po ay
minister ng ating Panginoon. Kumbaga, sabi nga sa 2 Corinthians chapter, wala dyan, pero 2 Corinthians chapter 5 verse 18, meron tayong binigyan tayo ng Panginoon ng ministry of reconciliation. Okay? Between humanity and God. So, meron tayong pong gawain. So, hindi lang po ang mga ministers, yung mga pastor o mga Bible student, yung mga workers at church, kundi lahat po, lahat ng mga mananampalataya ay isang minister. So, dito po si Apostle Pablo, sabi ko nga, nagbigay siya ng anim. Number one, a good minister warns his people of error. So, ang isang mabuting lingkod daw ng Diyos, siya po ay nagbibigay babala sa mga taong gumawa ng kasamaan o nasa mali, na gumagawa sila ng hindi tama. So kaya nga sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 6a, if thou put the brethren in remembrance of these things. So sabi niya po Apostle Pablo, kung may bibigay niyo na kumbaga maaalala niyo na yung mga kapatiran in remembrance of these things. Ito yung mga bagay, itong these things na tinutukoy dito po ni Apostle Pablo, kanya nga pong binibigyan ng babala sa kanyang pangunahing sinasabi sa chapter 4 patungkol sa mga false teachers o mga bulaang mga ngaral. So, ang kanya nga pong sinasabihan ng mga tao dito, walang iba kundi yung mga brethren. Kumbaga, binibigyan niya ng mga babala yung mga mananampalataya o yung mga anak ng Diyos. So, sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse number 14, ang sabi po ni Apostle Pablo, that we henceforth be no more children, okay, na hindi na tayo maging isip bata o magkaroon maging isang bata na parang iniahagis lang paruot parito and carried out about every wind of doctrine, parang wala tayong lakas o dinadaya tayo, sabi dito, by the slate of men, yung pandaraya ng tao, and cunning craftiness, yung mapanglin lang na katusuhan, whereby they lie in wait to deceive. So, sila'y nagsasabwatan upang linlangin tayo. So, hindi ho tayo dapat maging isip bata na madali lang tayong matangay sa mga maling katuruan ng mga maling mga ngaral. So, sinasabi po dito ni Apostol Pablo, binibigyan po tayo ng babala. So, dito po, makikita ho natin na lagi pong makikita natin yung itong mga bulaang mga ngaral, kung hindi ka talagang matatag sa iyong pananampalataya, eh madali ka lang matangay nila. So, ito po yung sinasabi dito po ni Apostol Pablo. So, kahit na si Apostol Pedro, kanya nga pong binibigyan tayo ng reminders o babala sa mga mananampalataya din na lagi po nating aalalahanin kung ano po yung naituro sa atin. Ibig sabihin, talagang ang salita ng Diyos, dapat aalalahanin natin, ito yung dapat maging batayan natin para hindi tayo madalas o matangay sa mga maling katuruan na sinasabi ng mga tao. Kaya sabi ni Peter, 2 Peter chapter 1 verse 12 to 13, ang sabi niya, wherefore, okay, kaya nga, sabi niya, I will not be negligent to put you always in remembrance. Kumbaga, hindi ako magpapabaya na lagi kayong lagi kayong bigyan ng pagbabala o dapat maalala nyo of these things, though ye know them, na kahit alam nyo na, and be established in the present truth. So, ito po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya sabi niya, yea, I think it meet as long as I am in this tabernacle, habang ako ay buhay pa, to stir you up, napukawin daw tayo, and putting you in remembrance. Ito yung mga bagay na to na dapat maalala natin yung tinuturo ng ni Apostol Peter. Okay? Na maalala natin, sinasabi niya, na alalahanin lagi natin yung mga katuroan na nakasaad sa Biblia. So, alam po natin that repetition is a good teacher. Pag lagi po tayong napapaalalahanan o yung tinatawag nating paulit-ulit, alam nyo po yung
paulit-ulit na pangangaral o pagpapaalala, ito ay mabuting guro. Magandang pagtuturo. Bakit? Kasi naipapasok sa ating kaisipan. Just like for example, lagi ko pong naibibigay na ilustrasyon na kung bakit ang mga bata madali silang matuto nung sila po ay nasa kinder sapagkat paulit-ulit niya sinasabi. Yung ABCD, ABCD, di ba? Dahil paulit-ulit, kahit hindi pa nila alam yung letra, pero dahil naririnig, nalalaman nila. Dahil paulit-ulit na itinuturo. Ganun din sa pag-good morning sa mga bata. Di ba? Bakit kaya sa school, nag-good morning yung mga bata sa kanilang teacher, samantala, pagdating sa bahay, kahit nakikita tayo, hindi sila nag-good morning. Bakit kaya? Kasi doon sa school, paulit-ulit na sinasabi na pag nagkikita, oh, good morning class, di ba? Good morning teacher, good morning class, good morning everybody. So, yung repetition is a good teacher, yung paulit-ulit. Ito ay maganda nga sa pagtuturo. So, ang isang tao o isang lingkod ng Diyos, dapat ma-develop niya yung continually nung lagi siyang pinapaalalahanan. Pinapaalalahanan siya o nagpapaalala siya sa mga mali. And ang isang lingkod ng tao ng Diyos, hindi siya nahihiya. Kumbaga siya ay pinoprotektahan niya yung kanyang kawan, pinapaalalahanan niya sa kanilang kamalian na sila ay tumalima ayon sa salita ng Diyos. So nalaman natin na isa po yun sa qualities ng pagiging mahusay o mabuting lingkod ng ating Panginoon. A good minister wants his people of error. Number two is a good minister is a student of the scriptures. So ang isang mabuting mangangaral ay siya po ay taga pag-aral o nag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6c, ang sabi niya, nourished up in the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. So kanya nga pong sabi nga, piralusog tayo sa salitang pananampalataya and mabuting doktrina whereunto thou hast attained. Na iyon ay naisagawa natin. So dito po si Apostle Pablo, sinasabihan niya nga po si Timothy sa kanyang sulat sa kay Timothy, sa second letter niya kay Timothy, kanya nga pong pinayuhan o pinagsabihan doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi niya po kay Timothy, study to show thyself. Kumbaga, mag-aral ka para ipakita mo o na ikaw ay subok ng Diyos. Sabi nga, a workman that needed not to be ashamed, ang isang manggagawa na hindi kailangan mapahiya, rightly dividing the word of truth. So, ang isang mabuting manggagawa, sabi nga, matuwid na hinahati niya ang salita ng katotohanan. Bakit? Kasi siya po ay nag-aaral. So, napakalaga ng isang mahusay o mabuting lingkod ng Diyos ay nag-aaral siya ng banal na kasulatan. So, itong praise o salita na word of truth dito, ito po ay tumutukoy sa katotohanan ng Christian truth, sa isang paniniwala natin sa bilang isang Kristiyano na nakasaad sa salita ng Diyos. So, sabi nga po ni Apostle Pablo din, sa 2 Timothy chapter 3, makikita po natin na sinabi niya po si 2 Timothy chapter 3, 16, verse 17, chapter 3, 16 and 17, na sabi niya, all scripture. Alam po natin ang banal na kasulatan, sabi nga, all scripture, lahat ng kasulatan, ay ito po ay hiningahan ng Diyos, and it is profitable. Ito ay kapaki-pakinabang sa isang pagtuturo o doktrina. For reproof, sa isang pagsuway, correction, ito ay kumbaga pagtutuwid for instruction na masanay sa katotohanan o sa katuwiran. So, instruction in righteousness. Sabi nga po ni Apostle Pablo, that the man of God may be perfect. So, ang isang lingkod ng Diyos, siya po ay maging sakdal, lubusang handa, thoroughly furnished.
and to all good works. So lubusang handa sa lahat ng mabubuting gawa. So ito po ay paalala na ang lahat na nakasaad sa scripture, ito po ay kinasihan, ito po ay hiningahan ng ating Panginoon. So ito po yung pinakapangunahing na rason kung bakit ang bawat mananampalataya kailangan nating mag-aral. Kasi ang banal na kasulatan, ito ay salita ng Diyos. At ang banal na kasulatan, makikita po natin, ito po yung ginagamit po natin upang akayin yung mga tao na hindi pa nakakilala. So, ibig sabihin, kung wala kang alam, paano mo sila maakay? Kaya nga, maraming hindi nag-aakay sa Panginoon. Alam nyo yung pangunahing dahilan. Because, wala silang kalam-alam. Ayaw nilang mag-akay ng kaluluwa sapagkat kung baka sakali, pag sila po ay natanong at hindi nila alam ang sagot, sila po ay napahiya. So, wag na lang. Kasi baka mapahiya lang ako. So ito po yung pangunahin na dapat po nating gawin. Alam po natin na sabi nga sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the words of God. So ang pananampalataya daw nang gagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ang tao, hindi ho siya maniniwala kung hindi siya makakapakinig. Dahil ang paniniwala, ito po ay nang gagaling sa pakikinig at pakikinig lamang sa umagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga po ni Apostle Pablo pa sa Romans chapter 1, verse number 16, ang sabi niya, for I am not ashamed. Diba? Sabi ni Apostle Pablo, hindi ko ikinahiya yung ebanghelyo ng Panginoon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So ito yung kapangyarihan, parang isang tao maligtas, unto salvation to everyone that believe it. So, sa isang taong pag siya po ay nanampalataya sa Diyos, siya po ay maliligtas. So, alam po natin, ito po ay kapangyarihan. Kaya hindi tayo dapat mahiya. So, ang salita ng Diyos, sabi nga sa 1 Peter chapter 2, verse 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So gaya ng isang sanggol, tayo ay nagnanais sa gatas ng salita ng Diyos para tayo ay lumago. So nawa, yun po ang desire po natin. Na bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang mananampalataya, talagang basahin ho natin. Kumbaga, nananabik tayo ng salita ng Diyos. Ang pananabik natin, salita ng Diyos. Sana makarinig na naman ako ng salita ng Diyos. Yun ang isang bata, meron siyang desire na pag nagutom, umiiyak kasi gusto niya na kumain. Dapat ganun din tayo ating desire ay salitahan ng Diyos. Nakakalungkot, iba yung desire natin. Ang desire natin, mga bagay na mga mundo, mga bagay na nakakasira sa ating buhay mananampalataya. Marami pong mga gawain ngayon. So, bilang pong mananampalataya, dapat ho tayo magkaroon ng hunger, okay? Magkaroon tayo ng pagkauhaw. Nauuhaw po ba tayo sa salita ng Diyos? Ito yung hindi natin na hindi nangyayari sa buhay natin, yung pagkauhaw. Dapat panalangin natin, Lord, tulungan mo po ako na talagang mauhaw ako. Talagang magutom ako ng salita ng Diyos na pinananabikan ko ang iyong salita. So, dapat ganun ho yung mangyayari po sa buhay natin. Hindi kung ano yung pinananabikan ho natin. Nawa, maging manabik ho tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan at ito po ay salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi yan magbabago, totoo yan. So, dito po, bilang isang mabuting mangangaral o ministeryo o lingkod ng Diyos, dapat ho tayo maging student of the scriptures. So ang tanong kaya ngayon, tayo po ba yung nag-aaral ng salita ng Diyos? Pinag-aaralan po ba natin? Kasi kung pinag-aaralan po natin, the more na nagiging confident tayo sa ating sarili kung tayo po ay nag-aaral. Kasi kahit tinanong tayo, alam natin na masasagot natin sila. Bakit? Kasi pinag-aaralan natin. So, hindi naman pipwede na
kumbaga ang isang pastor o ang isang mangangaral na hindi siya mag-aaral. Ano po yung ituturo niya kung hindi siya mag-aaral? Wala siyang ituturo. Siguro ang ituturo niya, panay jokes, panay entertainment. Hindi yung solido sa salita ng Diyos. So, nakita ho natin na sa pangalawa, na ang isang mabuting mangangaral, siya po ay student of the scriptures. Number three, a good minister avoids the influence of unholy teaching. So, isang mahusay o isang mabuting lingkod ng Diyos, iniiwasan niya na siya po ay matangay o iniiwasan niya na siya po ay mahikayat ng mga masamang kakuruan. Okay? So, kanya nga pong iniiwasan. Kaya nga po sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 4 to 7, remember na si Apostol Pablo, siya pong nagsasabi kay Timothy sapagkat si Timothy, siya po ay isang batang pastor. So sabi niya, but refuse profane and old wives' fables. So sabi niya kay Timothy, ngunit tanggihan mo ang paglalapastangan ng pabula sa mga matatandang babae. So, ang sinasabi dito na refuse, to tanggihan, ito po ay isang word na ibig sabihin reject o talagang huwag tanggapin or put away o isang tabi mo or itsapera mo. Huwag mong tanggapin. Profane dito, ito po ay nagpapaliwanag na dapat lumayo tayo sa kung ano yung banal, ito ay sinasabi na yung mga katuroan na contradiction sa sinasabi ng salita ng Diyos. Fables dito, makikita po natin ito ay salita na naririnig natin ng kahulugan myth o yung katangisip, gawa-gawa o yung mga pamahiin. Opposite ito sa biblical na katuroan. Eh ngayon lang, ang dami nating pamahiin. Imbis na, bakit kaya pag salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig. Hindi tayo naniniwala. Hindi natin ginagawa. Pero, yung mga sabi-sabi, yung mga tinatawag nating pamahiin, madali lang maniwala ang tao. Nakakalungkot. Diba? Pag sinabi lang, uy, huwag kang magwalis sa gabi. Kasi pag magwalis ka sa gabi, mawawala yung swerte. Diba? Kahit dugyot na yung kwarto mo dahil sa dumi, huwag muna. Diba? Ito may mga maling katuruan. O, isa pa, pag nangangati daw yung palad, may perang darating. Mga katuruan, uy, nangangati. Kaya nangangati kasi may alipungayan, may hadad at buni. Kaya nangangati. Diba? Ano pa yung sinasabi nila? Hindi dapat isuot ng isang babae yung gown niya kasi hindi matutuloy yung kasal. Paano kaya pag nangyari yun? Kung maniniwala ka lang, kung hindi yung susuot, ikaw pala itumaba na dahil sa kakakain mo sa pandemic, ikakasal ka na, hindi kasya. Hindi talaga matutuloy kasi wala kang kasuotan. Pero ito yung mga katuruan na wala sa Biblia. Inasan yan sa Biblia? So, dapat ang tatanggapin natin, kung ano yung tinuturo sa Biblia, yun ang tatanggapin natin sapagkat yun ay totoo at talagang hindi yan mababali. Kasi kung ano yung sinabi ng Biblia, totoo yan. Kahit hindi mo paniwalaan, ang katotohanan mananatili na totoo. Sapagkat ang katotohanan hindi nakabase sa paniniwala mo, kundi nakabase ito dahil ito po ay sinabi ng salita ng Diyos o sinabi ng Diyos. So, pang-apat na katangian ng isang mahusay o mabuting lingkod ng Diyos ay a good minister discipline himself for godliness. So, ang isang mabuti o mahusay na lingkod, dinidiscipline niya ang kanyang sarili para siya po ay maging makadiyos. Sabi ni Apostol Pablo dito kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 7. So ang sabi niya, exercise thyself rather unto godliness.
So, sinasabi niya, sanayin mo ang iyong sarili na ikaw ay maging makadiyos. Sabi niya po sa verse number 8, for bodily exercise profiteth little. Yung iyong pagsasanay sa pangkatawang pagsasanay mo ay may pakinabang kakaunti lang. But, sabi niya dito, but godliness is profitable unto all things. So, yung pagsasanay mo sa pangkatawang o panlupang pangkatawan o panlupang katawan, may pakinabang pero kakaunti lang. Sorry. Ngunit ang pagkamakadiyos o godliness, ito po ay profitable unto all things. Ito ay kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Having promise of the life that now is, mayroong promise ngayon pa lang at life to come. Yung sa hinaharap. So yung tinatawag nating godliness. So sabi dito ni Apostol Pablo, exercise. Ibig sabihin, ito po ay nagsasaad na talagang matinding training. Di ba ang isang athlete, bago duman o isabak yan sa Olympic, matinding training na kanyang pagdadaanan. So yun po ang sinasabi niya dito. Kinakailangan i-exercise. So ano pa yung sabi niya? So sinasabi niya kay Timothy, kinakailangan mong sanayin yung sarili mo, yung inner man, yung buhay mananampalataya para sa pagiging makadiyos. Kasi alam mo natin, dito tayo sa sanlibutan, puno ng kasamaan. Kaya kinakailangan sanayin natin ang ating sarili na tayo po ay maging makadiyos. So ang spiritual self-discipline dito, magkaroon tayo ng disiplina, ito po ay susi para magkaroon tayo ng makadiyos na pamumuhay. Kasi kung hindi po natin didisiplinahin ang ating sarili, paano tayo magiging makadiyos? Paano tayo magiging kalugod-lugod? Diba sa isang athlete, may disiplina yan. Alam niya kung kailan siya matutulog, kailan siya gigising, kailan siya mag-exercise. So ito po yung sinasabi ni ni Apostle Pablo dito kay Timothy, exercise. Sanayin mo. Disiplinahin mo. Diba? Katulad din sa atin, bilang isang lingkod ng Diyos, disiplinahin natin ang ating sarili. Ayaw mong magbasa, kailangan mong magbasa. Part ng discipline. Imbis na buong araw ka, magdamag ka, Facebook o sa online, sa social media, nakakalungkot. 3 hours, 4 hours ka, 5 hours ka sa social media, pero pagdating sa panalangin, 5 minutes, anong klaseng relasyon yun? Meron bang isang relasyon na 5 minutes lang? Baka sasamihin ko, sweetheart, 5 minutes lang tayo mag-uusap ha. Ano yan, long distance? Long distance ba na anong relasyon natin? Na 5 minutes lang, malaking babayaran ko. Pero sa ating relasyon sa Panginoon, hindi naman tayo long distance relationship. Ang totoo, ang Panginoon, God is with us. Nasa atin. Hinahanggan niya na tayo po ay magkaroon ng relasyon na talagang taimtim na relasyon. So, nakakalungkot na maraming Kristiyano na walang disiplina. Hindi nagbabasa. Babasa ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Kung nagbabasa ka man, gaano ka consistent? Baka nagbabasa ka lang, isang verse lang. Biroin mo, 3 hours sa social media, 1 verse lang, babasahin mo. O tama na. Diba? Nakakalungkot. So, dapat palakasin natin ang ating spiritual. Huwag nating hayaan, kaya nga kailangan disiplinahin natin. Talagang dinidisipline ba natin? Sumusunod ba tayo? Sabi ng Biblia, araw at gabi. Araw at gabi ba tayo nagbabasa? Nagmemorize ba tayo sa isang talat ng isang talata? Sabi sa Bible, nagmemorize ba tayo o hindi? O ang memorize lang natin, memorize natin yung mga patalas sa TV. Memorize natin yung mga sinasabi sa Facebook. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala tayong kalamlam. No wonder why, pag tayo po ay tinitip ni Satanas, bagsak tayo kaagad. Alam niyo ho kung bakit? Kasi wala naman tayong panlaban.
anong sasabihin mo kay Satanas? Di ba? We must speak the word of God. Kasi ang word of God, ito po ay makapangyarihan. Eh kung wala kang alam, o hindi ka nagmememorize, paano yan? Anong klaseng buhay? So, sabi dito ni Apostle Pablo, for bodily exercise profit little. So, hindi sinasabi ni Apostle Pablo na ang physical na pag-i-exercise, hindi yan makakatulong, actually, makakatulong sa atin. Pero ang sinasabi niya, na it will only help a little, kakaunti lang. So sabi nga niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, sabi nga po ni Apostle Pablo, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Hindi mo ba alam na ang ating katawan, ito ay templo ng banal na Espiritu which is in you, na nasa atin? Kaya nasa atin ang banal na Espiritu which ye have of God and ye are not your own. Hindi na ikaw. Kumbaga, hindi na tayong nagmamayari. For ye are bought with a price, therefore glorify God. Tayo po ay binili. Actually, dalawang beses tayo inaari ng Diyos. Unang-una by creation at pangalawa by redemption. So, dapat nating malaman na ang ating katawan, hindi tayo ang nagmamayari. Ang Diyos ang nagmamayari sa atin. We are bought with a price. Anong sabi niya? Therefore, glorify. Bigyan natin luwalhati ang ating Panginoon sa ating katawan, hindi lang sa ating katawan, in your spirit, kasi hindi lang tayo body, remember, tayo po ay spirito, which are God's, na ito ay sa Diyos. So lahat tayo, dahil sa Diyos. Sabi nga niya, ang katawan natin, ito po ay hindi sa atin. Okay? So dapat malaman natin bilang isang mananampalataya na pag hindi natin iniingatan ng ating katawan, which is the temple of the Holy Ghost, nagiging stumbling block tayo sa ibang tao. Kumbaga nahahanapan tayo ng butas ng ibang tao at ito po ay nasisira yung ating testimony dahil hindi natin iniingatan yung ating katawan. Remember, ingatan natin ang ating katawan sapagkat ito ay templo ng banal na Espiritu. Hindi natin dapat dungisan. So, sabi ni Apostle Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 9, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. So, sinasabi niya kay Timothy, ito yung mga tapat na sinasabi at nararapat sa lahat na pagtanggap. So, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. So, ito pong pagpapahayag, ito po ay tinutukoy niya doon sa verse number 8. Ano po ang sinasabi sa verse number 8? Na ang mga mananampalataya, dapat po nilang disiplinahin ang kanilang sarili para sa pagkakaroon, pagiging godly o maging makadiyos. Because yung eternal, may value, may saysay. Mahalaga yung pagiging godly. Kasi ito ay pangwalang hanggan. Yung godliness, hindi yung tanyag lang, di ba, sa isang lingkod. May mga lingkod ng Diyos na particularly sa maging tanyag, maging sila ay popular, magkaroon sila ng magandang reputasyon. Ito talagang kanilang hinahangad. Pero, hindi naman tayo, ang hinahangad natin, hindi popularity. Di ba? Nakakalungkot nga na maraming mga ano, yun ang kanilang hangad, maging popular sila. Para bang naging ano, celebrity pastor o celebrity Christian. Pag nandoon sila, imbis na mabigyan ng kalulatian ng Diyos, sila na ang naluluwalhati. Inaagaw na nila ang kapurihan ng Diyos. At hindi papayag ang Panginoon yan. Naagawin mo ang kapurihan. Bakit? Sabi niya sa Isaiah, I think Isaiah 42 verse 8, I am the Lord and that is my name and I will not give my glory to any other, neither my praise to any graven images. So, nais lahat ng kapurihan mapunta sa Diyos. So, ito po yung dapat nating pagsumikapan na tayo po ay maging godly, maging makadiyos. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1, be ye followers of me even as I as I also am of Christ. So sabi niya, kayo'y maging tagasunod ko.
gaya ko rin na sumusunod sa Diyos. So dapat po yun ang atin pong hangad sa buhay po natin na magkaroon tayo ng maging godly tayo. Kaya nga, ang isang mabuting lingkod ng Diyos, siya po ay dinidisipline niya ang kanyang sarili para siya po ay maging makadiyos. So ang atin pong hangarin dahil maging makadiyos tayo. Kumbaga, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo kaya ay lumalago sa kabanalan ng Diyos? O tayo ay pasama ng pasama? Hindi ho dapat maging ganyan. Dapat lumalago tayo sa kabanalan o maging kawangis tayo kawangis ng Panginoong Hesus. Number 5 na katangian ng isang pagiging mahusay na lingkod ng Diyos, a good minister is committed to the ministry. So ang isang mahusay o mabuting lingkod ng Diyos, siya po ay committed talagang nakatalaga niya na talagang buhos talaga siya sa ministeryo, sa gawain ng Diyos. Committed. Diba? Dapat nakakommit tayo sa ministry. Hindi yung committed, kasi yung iba, maraming Kristiyano na committed, ang utak committed. Iba yung ibang klaseng committed. Committed. Naging narrow-minded. Pero dito po, maging nakatalaga tayo, talagang buong-buo yung ating kalooban patong pagdating sa gawain ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse number 10, sa 1 Timothy chapter 4, verse 10, "For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God who is the Savior of all men, especially of those that believe." So, sabi dito, sapagkat dahil dito, tayo ay nagpapagal, nagtitiis sa kahihiyan dahil sa ating pagtitiwala sa buhay na Diyos na siya ang tagapagligtas sa lahat ng tao, especially, lalong-lalo na sa mga taong nananampalataya o naniniwala. So, yung ministry po do, yung gawain ng Diyos is hindi po para sa mga mahihinang loob. Hindi po sa mga duwag. So alam po natin ang ministeryo o isang pagiging lingkod na talagang matapang, nagpapatuloy. Di ba? Kahit anong mangyari, nagpapatuloy dahil ito ay para sa Diyos. Di ba? Kahit anong mangyari, ikamatay niya man, hindi siya natatakot for the sake of Christ. So dapat ganun ho yung ano natin, na kahit anong mangyari, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Diba? Hindi yung nagkaroon lang ng pandemic, ito po yung naging excuse. Kahapon may nakita ko sa Alphamart, matagal na nag-a-attend, hinikayat natin, hindi naman membro sa atin. Sabi, sana mag-attend ka sa church. Sabi, dahil kasi sa pandemic. Yan ang nagiging ano ngayon, pandemic. Yung nagiging dahilan, pandemic. Yung iba, dahilan, problema. Yan nga, dapat maging mag-attend ka nga eh, maging malapit ka sa Diyos dahil may problema. Yung iba, idadahilan pera, wala akong pera eh. Ayun nga eh, paano ka magpapalain ng Diyos? Yung iba, dahil kasi sa patay, may patay kami. Laging may dahilan. Ano, nasan po ba yung priority natin? Huwag natin idahilan kasi yung pandemic na to, yung iba, sabihin sa kanila ako maglilingkod. Siguro sa kanila ako mag-a-attend. Pag matapos na yung pandemic, palala ng palala ang ating buhay dito sa mundo. Sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So, marahil ngayon, mayroon tayong pribilehiyo na tayo po ay dumadalo sa simbahan, pero mayroon time na hindi na tayo papayagan. Ito ay magiging krimen. So wag ho natin idahilan yung pandemic. Kumbaga, hindi ho tayo natatakot sapagkat ang ating pinaglilingkuran ang Diyos.
Siya ang magproprotekta sa atin, hindi ang proteksyon natin sa anumang bagay. Pero ang ating proteksyon, walang iba kundi ang Diyos. So, dapat sumunod tayo sa Diyos. At kaya nga sinabi ni Apostle Pablo sa kanyang mga sinabi, ito po ay nagbibigay ng encouragement sa atin nung papunta siya sa Jerusalem. Ang sabi niya ni Apostle Pablo sa Acts chapter 20 verse 22, "And now behold, I go bound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things shall befall me there." So sabi niya, ngunit ngayon, masdan ninyo, ako ay nakatali sa Espiritu patungo sa Jerusalem at hindi ko alam ang mangyayari. Kumbaga, hindi ko ang mangyayari sa kung anong mangyayari sa akin doon. Pero sabi niya, sa 23, "Save that the Holy Spirit o Holy Ghost witnesses." Kumbaga, ang saksi sa kanya, yung banal na Espiritu, "in every city, sa bawat lungsod, saying that the bonds and affliction abide with me." So, yung kanyang tanikala, laging na, kumbaga, naghihintay sa kanya. Pero kahit anumang mangyari sa kanya, hindi niya alam anong mangyayari. Ito yung magandang sinabi niya sa verse 24. "But none of these things move me." Hindi niya man alam kung ano yung magiging hinaharap, anumang magiging mangyayari o kinabukasan. Pero sabi niya, matindi yung kinaninang sinabi, "But none of these things move me." Ngunit, o datapwat, walang isa sa mga bagay nito nakalisan o isang bagay na pipigil sa kanya. Sabi niya, "Neither count I my life." Sabi niya, hindi ko ibinilang ang aking buhay. "There unto myself, so that I might finish my course." Nais niyang tapusin ang kanyang tungkulin. Sabi niya, "with joy." Meron siyang nais. Patunayan na nais niyang with joy, na ikagalakan. And the ministry, yung mga ministeryo na kanyang tinanggap sa Panginoon, sabi niya, anong kanyang ministeryo? "To testify the gospel of the grace of God." Para itanyag o ipatotohanan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So yun pong ating dapat gawin. Na hindi tayo nahihiya, lalong-lalo na sa atin pong pag-share o pag-hikayat o pagbabalita patungkol sa verse sa salita ng Diyos o sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Sa verse number 10, sa 1 Timothy chapter 4 verse 10b, ang sabi po ni Apostle Pablo, "Because we trust in the living God." Wow! Ang atin pong tiwala, hindi po nagtitiwala tayo dahil tayo ay nabukunahan, na tayo ay nagbibitamina, na tayo ay talaga nag-iirsisyo. Pero ang tiwala natin, walang iba kundi sa buhay na Diyos, who is the Savior of all men. Na siya yung tagapagligtas sa lahat ng tao, lalong-lalo na, especially sa mga taong nanampalataya sa verse number 10. So alam po natin na si Jesus ay siya po ay tagapagligtas. Ibig sabihin, that lahat ng tao, kumbaga maliligtas sila dahil sa Panginoon. So ito yung point dito, na ang salvation, ito po ay available for all men. Lahat, available yan sa lahat ng tao. Kung sila lang po ay magsisisi at mananampalataya sa ating Panginoon. So, mayroon pong kondisyon. Sila po ay maliligtas. So, kung sila po ay mapapahamak sa impyerno, napahamak sila hindi dahil na walang tagapagligtas, kundi dahil na natili sila sa kanilang kasalanan. So, alam po natin na sinasabi po na maliwanag ng Biblia na yung mga taong hindi nanampalataya o tumanggi sa Diyos, ang kanilang buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Wow, nakakalungkot to. Kaya nga ngayon, habang may pagkakataon pa, na,
tayo bilang mananampalataya, huwag lang nating hintayin na mamatay pang isang tao, doon lang tayo kumilos, tulit na. Huwag nating hintayin, saka lang na ma-hospital, kung kailan maghihingalo, saka lang nating gustong pagsabihan. Hindi na tayo makakalapit pag nasa hospital, lalong-lalo na ngayon na may pandemic. Ngayon pa lang, pagsabihan na natin. So, dito po, makikita po natin ng isang mabuting manggagawa o lingkod ng Diyos, siya po ay nakatalaga sa gawain ng Diyos. Kahit anong mangyari, talagang nakatalaga siya. Kumbaga, sabi nga ni Apostle Pablo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Alam niyo po, ang kamatayan, no, hindi ho nakakatakot yan. Ito po ay isang kapakinabangan. Sabi nga ng Psalms 16 verse 15 o 15:16, precious in the sight of the Lord is the death of the saints. So hindi ko nakakatakot. Pag malaman mo lang kung ano yung meron sa langit, mapapawaw ka. Hindi mo ma-describe sa vocabulary ng tao kung gaano kaganda yung langit. At hindi yung masama na sa isang tao na siya po ay makarating sa langit, wala nang paghihirap, mas maganda ho doon. Hindi naman natin sinasabi na pinapangarap na mamatay tayo, pero kahit sa kabila ng kamatayan, hindi tayo natatakot sapagkat alam mo natin na tayo po ay isang mananampalataya at maganda po yung pangako ng ating Panginoon. So panguli, natatalakayin po natin sa isang katangian ng isang mahusay o mabuting manggagawa o lingkod ng Diyos ay a good minister teaches with authority. So, ang isang mabuting lingkod o mahusay na lingkod, nagtuturo siya na mayroon talagang otoridad. May kapangyarihan, may diin. Sabi niya sa verse number 11, these things command and teach. Itong mga bagay ay sinasabi ko sa inyo at ituro nyo. So, dito po si Apostol Pablo, inatasan niya si Timothy. Sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy na hindi niya ibahagi o magbigay siya ng suhestiyon sa mga taong mananampalataya. Ngunit, sabi niya, dapat ikaw ay nag-uutos o inuutos mo itong mga katotohanan sa kanila na ito ay isang mandato. Ang ibig sabihin, dahil ito ay katotohanan, ito po ay dapat nating gawin. Hindi yun suhestiyon, kundi itong bagay ay kautusan. Ibig sabihin, kautusan, dahil kautusan, dapat gawin. So kung hindi natin sinusunod, tayo po ay nagkakasala. So ang idea dito sa salitang teach, ito po ay, ang idea dito is passing on the truth. So sa mga natutunan natin, dapat ituro natin din. Passing the truth, para yung mga iba, o the next generation, sila din po ay makakilala. So yung these things na tinatawag dito ni Apostol Pablo, ito po yung katuruan ni Apostol Pablo sa verse number 6 hanggang sa verse number 10 sa 1 Timothy chapter 4 verse 6 to 10. Ito po yung mga tinuro ni Pablo na lahat ng bagay na ikinuman niya o inutos kay Timothy na gawin, ay dapat iutos din natin na gawin ng iba. So, ibig sabihin, ang isang mabuting mangangaral, siya po ay nangangaral na mayroon siyang authority na talagang pag alam mo ang katotohanan, may tapang ka. Kumbaga, hindi ka pinanghihinaan ng loob. Hindi ka natatakot. Alam mo kung bakit? Kasi ito po ay katotohanan. Diba? Pag katotohanan ang sinasabi mo, pag ikaw ay nasa husgado, ikaw ay isang witness. Hindi ka nanghihiya, hindi ka nanginginig sa takot. Bakit? Kasi ang sinasabi mo, panay katotohanan at katotohanan lamang. So ganun dapat tayo. Bilang isang lingkod, dapat may authority yung ating pangangaral. Kaya nga, sabi niya dito sa Acts 7:30, and the times of his ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So sabi niya, sa panahon na pinalipas ng Diyos, ngunit ngayon,
inuutos ng Diyos na lahat ng tao ay magsisi. Diba? Ito po ay inuutos ng Diyos. Kaya minsan sa aking pag-witness, sinasabi ko, utos yan ng Diyos. Sisihan mo. Hindi yung saka na lang, nasa huli na ang pagsisisi. Hindi yan. Sabi ng Diyos, inuutos yan. Pagsisihan mo. So, lahat ng panawagan upang ikaw ay manampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos at magsisihan mo yung kasalanan mo, lahat ng mga ito, yung tinatawag na repentance and faith, yung believe, ito po ay utos. So, ibig sabihin, dapat gawin natin. So, lahat ng mananampalataya, dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos sa utos, sapagkat dahil sa utos, mayroong tinatawag na authority. Yung tinatawag natin, thus say the Lord. Ito ang sinasabi ng Diyos. Wala pong mangyayari kung hindi, susunod at susunod yan. Alam nyo kung bakit? Kasi may authority. Alam mo yung authority. Salita ng Diyos. Naalala ko nung Saturday. Nung Saturday, meron po akong Bible study. Medyo ginabi ako. Bakit? Kasi pagkatapos namin ng Bible study, mayroong isa doon na medyo hindi magandang nangyayari sa kanya. At sabi ko, okay, mamaya pagkatapos natin manalangin, ipag-pre-pre-over kita. So, umupo sa harapan. Pag-upo sa harapan, so, okay, sabi ko, ipapatong ko lang yung aking kamay. Aba, nagwala na. Sinapian pala ng masamang espiritu. Pero alam mo natin na bilang mananampalataya, lahat po tayo may authority na sinasabi ng Diyos. He give us the power and authority. So sa magitan ng pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. Hindi nagtagal, anong nangyari? Sabi niya, babalik ako. Diba? Isang buwan, babalik ako at kukunin kita. Wala siyang magawa. Kundi lumayas, alam niyo kung bakit? Kasi binigyan tayo ng authority ng Diyos. May authority tayo. No? Nanggagaling sa pangalan ng Diyos. Hindi sa simbahan, kundi sa pangalan ng Diyos. So, dito po, ito po yung sinasabi dito. Na pag alam natin yung authority natin, dapat ipangaral natin. May authority tayo galing sa Diyos. So sinasabi ni Apostol Pablo kay Titus dito sa Titus chapter 2 verse number 15, "These things speak and exhort." Ang mga bagay na ito ay salitain nyo at itagubilin nyo. Sabi niya, "And rebuke." Kumbaga, sawayin nyo with all authority. "Let no man despise thee." So sinasabi ni Apostol Pablo, huwag hayaan laitin ka ng sinuman. Talagang ipangaral mo yung salitaan ng Diyos. Kaya nga, pag alam mo yung katotohanan, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat hindi ka mahiya mangaral. Bakit? Ang sinasabi mo, hindi mo yan suhestyon, hindi yan katang-isip mo, hindi yan gawa-gawa mo o istorya mo, kundi ito po ay salitaan ng Diyos. At pag ang salitaan ng Diyos, hindi yan mababali. Totoo yan kahit hindi nila paniwalaan. Eh, ang kagandahan yun, pag sinabi mo, hindi sila naniwala, pero dahil salita ng Diyos, pag sila na lang, binabagabag sila ng katotohanan. Alam niyo kung bakit? Totoo yung sabi ng Isaiah 55:11. Yung aking salita, hindi yan babalik na sayang. Hebrews 4:12, ang sabi doon, "For the word of God is quick and powerful than any two-edged sword." Kaya nga, hindi tayo dapat mahiya sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. So, isang taong lingkod ng Diyos, ang isang taong matapat na lingkod ng Diyos, siya po ay matapang. Talagang hinaharap niya. Even sa kasalanan, pinagsasabihan niya. Bakit? Kasi may authority. Kahit sa mga hindi naniniwala o sa mga lumalapastangan, kumbaga hindi siya nag-aalinlangan o wala siyang pag-aatubili na pagsabihan sila. Bakit? Kasi ito po ay katotohanan.
Di ba? Katulad tayo pag nag-witness. Alam mo, pag namatay ka, mapapahama ka sa impyerno pag nanatili ka. Pero itong mabuting balita. Tapos na bayaran ni Jesus. Di ba? Hindi tayo nahihiya pag sabihan. Of course, pag nagsasabi tayo, hindi naman yung pagalit o talagang holier than thou, kundi meron tayong malasakit. Kasi ayaw natin sila na mapahamak sa impyerno, kaya sinasabi natin sa kanila ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, sabi ng Romans John 8:32, ay siya nga pong magpapalaya sa kanila. Diba? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So, sabi ni Pablo dito sa kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 1, verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, and ito yung sabi niya, notice that word, that thou mightiest charge some that they teach no other doctrine. So, ito yung sinasabi niya na pag-utusan ang ilan na sila ay huwag magturo ng ibang doktrina. So, ito po yung sinasabi na hindi ho tayo dapat nagtuturo ng ibang doktrina. So, anong sabi niya? 1 Timothy chapter 6, verse 17. Ito yung sinasabi niya na instruction ni Apostle Pablo sa mga taong mayaman. Ang sabi niya, charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Yung mga taong mayayaman, pagwikaan, pagsabihan mo sila na hindi sila maging mapagmataas. Nor trust in uncertain riches. Huwag silang magtiwala sa hindi tiyak na kayamanan. But in the living God. Sa isang Diyos na buhay, who giveth us richly in all things. So magtiwala tayo sa ating buhay na Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng masagana upang ikasiya natin. Ngunit ang isang sermon magiging walang tuno sa pagiging magkaroon ka ng authority kung hindi mo sasabihin yung katotohanan. So, ngayon, sa panghuli, makikita po natin na ang authority, ang otoridad, ito ay nakasalalay sa apat na pundasyon. Number one, a strong commitment to the authority of God's Word. So, dapat ho, matibay yung ating paninindigan o yung ating commitment sa authority sa salita ng Diyos. Na alam po natin na ang Biblia, ito po talaga ay salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka naniniwala, kung hindi ka tiyak na ang Biblia ay salita ng Diyos, papaano mo ituturo na mayroong otoridad, na mayroong authority? Na ikaw mismo hindi ka kumbinsido na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos. Pangalawa, a proper interpretation of Scripture. So dapat tama po yung ating pagkahulugan o yung interpretasyon natin sa banal na kasulatan. So pag hindi ka sigurado kung ano yung ibig sabihin ng Biblia o ano yung nilalaman sa mga nilalaman ng Biblia, ito po ay kawalan ng authority sa ating pangangaral. Kasi hindi natin alam, tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung interpretasyon ko? Pangatlo, a concern that the truth of God's Word be upheld and enforced by church discipline. So alam po natin na meron tayong malasakit sa salita ng Diyos, so katotohanan ng salita ng Diyos na sinasang-ayunan natin. Kumbaga, ito ay pinapatibay natin at ipinatutupad natin sa umagitan ng pagdidisiplina. Meron tayong church discipline. Number four, the conviction that preaching must say what pleases God, not man. So magkaroon tayo ng paninindigan na sa isang mangangaral, yung kanyang ipinapahayag dapat nakakapagbigay ng kaluwalhatian, kaluguran sa Diyos lamang, hindi sa tao. So ang atin pong malasakit sa ating pangangaral, hindi ano kayang sasabihin ng tao sa akin. Ano kaya ang magiging dating ng tao sa akin? Tatanggapin kaya nila yung sinabi ko? Hindi. Kundi ang ating kapakanan, pinapahayag natin yung katotohanan sapagkat nais nating luwalhatiin ang ating Panginoon.
So ang isang mabuti o mahusay na lingkod ng Diyos, nagtuturo na mayroong authority. Hindi siya takot na ipahayag ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay katotohanan. So ang katanungan po natin ngayong umaga, mayroong kayang taglay na katangian ng pagiging isang mahusay o mabuting lingkod ng Diyos? Sana unawa, tayo po ay lahat ay maging tapat na isang lingkod ng ating Panginoon. Na masabi ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord." Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Mapagpalang Ama, salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan. Tulungan po kami Ama na ito po ay maisagawa po namin. Hindi po kami matakot, Panginoon, na ibalita sa kanila sapagkat ang iyong salita, ito po ay katotohanan at ito po ay nanggaling sa inyo. Dalangin din po namin na pagpalain po ang bawat isa. Maraming salamat Ama sa inyong kabutihan. Maraming salamat Ama sa inyong ginawa po sa amin. Binabalik po namin lahat ng pagsasalamat. Papuri sa inyo sapagkat ang lahat ng ito ay samot dalangin sa matayos na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat.